sinabi natin, we welcome ang ating mga bagong mga estudyante na kasama ninyo na both partially and totally blind. Now, ang gagawin natin, like I have said, nabanggit ko sa inyo, magkakaroon tayo ng diagnostic test today. Pero ano ba yung pinag-usapan natin kahapon? Kahapon, pinag-usapan natin yung ating house rules, yung mga do's and don'ts sa ating program para tuloy-tuloy na maayos yung ating pagsasanay. Okay, tulad sinasabi natin, we aim na kung sa nung last month na passing rate ng ating mga estudyante is 70%, we aim na maging higher ang passing rate natin. Okay, kung kaya natin ng 90, no? We would do that, no? Kaya lang tulad ng sinasabi natin, kailangan alalayan natin yung ibang kasamahan natin na medyo may counting struggle when it comes to sabi natin yung mga cognitive na mga theoretical na mga pag-uusap. Okay, kasi ako wala naman akong duda, lalo na yung mga kasamahan natin na matagal na nagmamasahe, that you could easily deliver yung oral practical examination. Okay, tulad ng sinasabi natin, dalawang uri yung exam, meron kayong theoretical, 100 items po na multiple choice coming from DOH, and then pag naipasa nyo yung inyong written exam, then you proceed doon sa oral practical examination. At bawat isa sa inyo ay sasalang sa DOH ng at least mga 20 minutes, no? 20 to 25 minutes thereabouts. So, yun po yung sistema po ng exam sa DOH. Ngayon, well, of course, napag-usapan din natin kahapon yung ating syllabus, no? Yung training syllabus natin na kung saan ay mayroon tayong guide. No, hindi naman talaga actually hard and fast rule yung ating syllabus na yun, pero yun yung guide natin na kailangan nating madaanan para maging qualified kayo na kumuha ng examination. Because according to DOH, sa ayon sa kanyang AO 2010-0034, bawat isa na nais magkaroon ng license ay kinakailangan magkaroon ng at least minimum of 60 hours na training, no, sa theoretical side, and then ganun din, no, 60 hours dun sa practical side. Pero yun na po, ina-assume na lang natin na since nagpa-practice na kayo, you already cover the 60 hours on the practical side. Ngayon, yung ating activity sa umagang ito, sa araw na ito, ay ang diagnostic test. Ipaliwanag ko sa inyo kung ano yung diagnostic test. Ang diagnostic test ay isang tool ng AUSA upang malaman po namin kung nasaan po ang average sa klase nyo, yung inyong kamalayan or inyong kaalaman patungkol sa pagmamasahe. Okay? So wala po, huwag kayong kabahan, wala pong bumabagsak at walang pumapasa sa diagnostic test. Ito lang yung tool natin, malaman lang natin. Consumption po ng AUSA yon na malaman kung sino yung alin-alin sa grupo ang medyo madali lang sa kanila kahit na hindi pa napag-uusapan yung mga lesson. Okay, maliwanag ba yon? Okay, so ang sunod na tanong is paano ninyo ma-access yung ating diagnostic test? Yeah. Please give me time, no? I-access natin, i-share ko yung link ng school natin, ng AUSA Online School, and then I'll guide you, kung paano natin yon o paano nyo gagawin for a while. So, nakikita nyo po yung screen ngayon ng ating website. Hello? Nakikita nyo po? Yes, po. Yes, po. Okay, salamat. Yes, po. Nakikita po. Oh, ito po yung ating website po natin na www.ausaonlineschool.com. Ulitin ko, www.ausaonlineschool.com. Okay. Ayan. Tapulan ng konti. So yan po yung ating website. Ngayon, makikita nyo po dito sa bandang bahaging ito, here, ito po yung diagnostic test. Okay po yan. Ito po yung diagnostic test natin. Ngayon, kung i-click mo yung diagnostic test, ang lalabas po ay ganito. Ayan.
Ito po yung diagnostic test na page. Okay. So, sabi po dito, welcome to your diagnostic test. There is no pass or fail here. This is just a tool to help us determine your knowledge about massage. Ayan, enjoy. And then, i-click mo yung start. Okay? I-click mo yung start. Now, pero bago mo ma-access po yung ating website, yung ating quiz, o yung ating diagnostic test, kailangan nyo munang mag-register sa website. No? So, right now, ito po yung aking ano, naka-ano na po ako, naka-login na po ako. So, kung hindi pa po kayo nakapag-login, I will give you time na mag-login kayo. Hanapin nyo po sa bandang ilalim po ng inyo pong website, meron po nakalagay doon na register. Okay? Nasisilip nyo ba yon? May nakalagay pong register. Ayan. And then, i-click nyo po yung ano na yan, yung button na yan, o yung link na yan. And then, lalabas naman po yung hahanap, tatanungin po yung inyong pangalan. And then when you register, you make sure that you write your complete name. Huwag kayong mag-alias. At huwag niyong gamitin yung number ng inyong o yung brand ng inyong cellphone. Ayan. So, Sir Benji, ang gagamitin niyo po ay ang inyong pong tunay na pangalan. Gamitin niyo rin po yung inyong email address. Pag sinabing email address, yung active na email address. Okay, huwag kayong gumamit ng email address na inactive. Kasi po, ang ginagawa po ng system natin sa quiz, mayroon po tayong tawag nun sa English, yung tweaking na kung saan ay pagka ikaw ay pumasa doon sa binigay na quiz, no, kung nari, quiz ito na actual, eh, papadalhan ka ng, ano, ng system, ng email na ng result ng iyong quiz. Or kung exam man yan, lalabas po doon. So, kung hindi po valid yung inyo pong email address na gagamitin, then wala kayong matatanggap ng ano, ng result ng inyong mga exams o ng mga test, quizzes. Ay, nagkakaintindihan po tayo? Okay. So, ganun po yung gagawin nyo na una sa lahat. Puntahan nyo po mamaya. No, kasi after this, I will free you up para po sagutin po yung diagnostic test. At yung diagnostic test na yan ay aabot ng 50 items. 50 items. Ngayon, wala pong time pressure. Diagnostic test, this is going to be 50 items. Now, ang gawin na lang natin po, kasi hindi naman po, tulad sinabi ko kanina, hindi naman tayo time pressure. So, I will give you until 3 o'clock in the afternoon. Pwede ba yun? Okay yung sa inyo? Okay. Oo. Yung iba naman. Yes po. And then, ayan. Yung result ng inyong diagnostic test, malalaman na natin yan ngayong 3 o'clock. No? Kasi ginawa ko po ay hanggang alas 3 yung inyong diagnostic test. Ano yung mga topic? Pag-usapan yung about a little about anatomy, about massage application. May counting mga current events, mga ganon. All in, lahat ng po yun ay maloob po doon sa inyong diagnostic test. Ulitin ko po, walang pass or fail sa diagnostic test na ito. At saka po, hindi namin ipapublish yung inyong pangalan. But normally kasi in the past, kapag kunwari unit test, no, ilalabas ko yung top 10. Sino yung pinaka-top 10? Ayon. Para ma-encourage naman yung iba na talagang nag-aaral, no, nagbabasa. At gusto kong i-emphasize na yan, tulad nung siguro narinig na ng iba sa inyo, I would really urge you na seryosohin niyo po yung inyong training. Okay? Huwag niyo pong ano ha, huwag niyo pong parang namamasa lang kayo kung saan-saan na relax lang, yung ganun, hindi po pwede po 'yon kasi tulad ng sinasabi natin, mayroon po kayong hahabulin na passing rate, no? 75 po yung hahabulin niyo na passing rate. So that means say, kung magbibigay ako ng quiz o na exam ng 100 items, kailangan yung iyong naipasa na tamang sagot ay nasa 75 items. Okay? So balikan po natin yung inyong diagnostic test. So meron po ba kayong tanong regarding this para i-free up ko na kayo?
Donna, meron kang tanong? Wala po. Okay lang po. Okay naman, no? I think madali lang naman to sa inyo. Madali naman sa lahat ito. So, yun na po. Magkakaroon na po tayo ng ganito exercise, no? Because we'd be doing this most of the time. Habang tayo ay, ano, minsan naman, bigla may quiz, no? Sasabihin ko sa inyo, meron tayong quiz, meron tayong unit test, or meron tayong mga final na mga tests. Okay. So, sige, check ko muna kung mayroon pang mensahe po sa group chat. Sir, panoorin ko na lang po sa video mamaya po kasi hindi marinig. Nasa downtown ako. Okay. Okay naman, sir. Thank you. Sige po. So, malinaw naman po, no? Okay na po tayo? Gusto niyo pasilip ko sa inyo yung unang tanong? Pasilip ko lang sa inyo, ha? Ito. Start. Ayan. So what best describes the following? The massage therapist must be fair, honest, and loyal in dealing with employers. So ito, mamimili po kayo na inyo pong sagot po dito. Okay. Ito yung choices po, mamimili po kayo, no? Actually, ito na po yung lahat na yun, oh, yung mga tanong na yan. I don't know if you can see it here. Ayan. Okay, sa dulo po, actually sa dulo po nito, pag nasagot nyo po, lalabas po yung, ano po yung inyo pong, ano, inyo pong result, no? Papublish nyo po yun sa ilalim. Aside from, ipinapadala rin po yan doon sa inyong email address. Pero, since diagnostic test ito at hindi ako naglagay nung passing grade, I don't know kung matatanggap nyo po yung result ng inyong diagnostic test. Okay? So, ayan po, no? Wala nang tanong. Are we good? So, puntahan nyo na lang after this, no? I have to paano bang gawin natin? I don't know kung sabay-sabay niyong ma-access, no, na naka-zoom kayo at the same time papasok kayo sa website. But just the same, I will give you time to answer your diagnostic test. So pwede na po kayong magsimula. The others might log out or ano ba yan. Pwede kayong lumabas sa site natin. Okay. Sige po, maaari na po kayo magsimula na inyo pong diagnostic test. Puntahan niyo po. Sige po, sir. Permission to leave po. Yeah, no problem. Puntahan niyo po yung Thank website. You. Log in kayo sa website. Hanapin niyo po yung itong item na to, diagnostic test. Click niyo po yan. And then lalabas na po yung inyo kauna-unahang test. Okay. Hello po, sir. Yeah, Tess. Sinasabi ka, Tess? Ano pong oras kami babalik sa live, sir? Wala na. Okay tayo for the day. Okay na po. Isi-send na lang. Okay na po tayo. Para magkaroon ng time yung iba din na humabol. No? Kasi may mga kasamaan po tayo na visually impaired para mag-guide din po sila sa kanilang diagnostic test. Ah, okay po, sir. Thank you po. After this, free na tayo. No? Kasi I'm giving you until 3 o'clock to answer the diagnostic test. Okay po, sir. Okay, bye for now. Okay, sir. Bye po. Bye. See you later. Bye po, sir. Thank you so much. See you on Monday nga pala. Sir. Yes. Ano sa'yo pangutanan ni mo, Kenny? Go on, sir. Anong abot kita itong website ko, sir, para makasulot ka itong diagnostic test, sir? Ang diagnostic test sa website. Sa nga site ko, sir? Website sa aosaonlineschool.com. AWSA? Oh, AWSA. Online.com? Onlineschool.com. School.com. Mag-sign in pa, sir, no? Magpa-register pa, sir? Oh, magpa-register sa ka, and then pagka nakahuman na kag-register, diretso na ka sa diagnostic test nga link. Pag huma nag-register, sign in ka, and then nailink ito para sa diagnostic test, sir. Makita na nimo pag abrin nimo sa website ang diagnostic test. Sige, i-start na to, sir. Start na, lihog na. Pwede na ka mag-proceed.
Sige, sige. Salamat kayo, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, ulit sa pa yan. Lihi ko pasensya gid kay sir kanang muad ko na lang ko sa website para sa diagnostic. Oo. Na ko sir, abi maka-answer na ko sir. Painig ka finish no sa. Oh, i-send lang. Oo, send lang siya. Ah, isa lang naara sa dito sir sa link aw sa website. Oo, sa website siya. Before mo ma-access ang ano ang quiz, kailangan mag-register sa and then log in and then proceed sa test. Sige. Pero sa website ko mo agi, dili diri sa group chat. Ah, wala sa group chat. Sa website na siya. Sige sir, try na ako sir. Manguta na rin niya ako. Gonzalan, Ged. Okay, sige. No problem. Yung inyong matagpuan yan sa website, ha? Huwag niyong hanapin sa Zoom. Huwag niyong hanapin sa ating application sa Zoom. Asa kumuagi, sir? Website. Ah, okay. Sa AUSA, sa? Sa AUSA? AUSAonlineschool.com website. Sa online school. Okay, try to. Okay. Sir, tanong ko lang po. Pwede naman siya dun sa link na binigay niyo po na nasa group chat, di ba po? Pwedeng dun na lang i-open? Well, hindi po. Huwag niyo po puntahan yung, ano, yung sa link. Puntahan niyo po yung website. Ah, okay po. Thank you. Opo, salamat. Plus, para sa mga kapapasok lang, please proceed sa website ng AUSAonlineschool.com, no? AUSAonlineschool.com, and then pag first time nyo po, wala pa po kayong registration, paki-register yung inyo pong pangalan sa website ng AUSAonlineschool.com, patulad ng nakikita nyo rito ngayon. And then once you're done with that, log in po kayo and then i-click nyo po itong link na ito, yung diagnostic test. And then simulan nyo na pong sagutin ano man ang tanong. Now I've been given the I'm giving the class until 3 o'clock para sagutin 50 item questions. Do you have any questions para dun sa mga ano, baka may gustong itanong? Wala naman. Are we good? Sige, PM nyo lang po ako pagka mayroon kayong concerns. Okay, so I have to leave now. See you on Monday.